Guys, bakit ako bumili ng cooling fan? Hindi ko lang gusto. Walang butas dito. Yan. Hindi katulad ng dati kong modem. Gulog fiber. Yan, may butas, manami. Sa kailalim, manami. Sa gilid. Same din yung dati kong PLDT fiber nandun sa ibaba. Same din na modem. Pero iba yung likod. Manami din butas sa ibabo at sa kailalim. Yan. Tapos naputulan ako ng dalawang network dahil sa pandemic. Ngayon, nag-apply ako. Ito na ang binigay sa akin na modem. Wala pong butas. Yan. Grabe kainit, guys. Ilalim lang yung may butas. Sa gilid, wala. Ang bumili ng guys, pag ginawakan ko, mainit talaga. Kaya, naisipan ko na bumili ng cooling fan. Ilagay natin sa ilalim. Diyan sa inyo, puntahan ninyo yung modem ninyo. Tapos, hawakan niya sa ibabaw. Pag mainit, yan ang resulta. Maglalag yung ating modem. Kaya, mag-order na kayo guys. Kapag ganito yung modem ninyo, nandoon sa description sa ibaba yung link ng cooling fan kung saan ko binili. Wala pong scam yung link na nilagay ko sa description. Mura lang yan guys. Para malagay natin ating modem. Kapag tao pa ni, wala na, nasyagit ang init na ko, init ko. Kaya mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga bagong video ko about sa mga setting ng ating mga modem. Yung mga sikrito guys, isisip ko sa inyo. Hindi natin patagayin pa, punta na tayo sa ating video. Unbox po tayo. Hello guys, ang pagbabalik, tahanan ng piso. Ito na po yung order ko, cooling fan. Galing po ito sa Shopee. At kung interesado ka dito, ilagay ko sa description sa ibaba yung link kung saan ko to binili. Pero malaking pakinabang po ito sa ating modem. Siya ang nagsupply ng hangin sa ilalim para hindi masyado mainit ang ating modem. Sa akin guys, mainit talaga yung modem ko kasi maraming gumagamit. Then, mayroon akong limang piso wifi, then mga piso net ko. Kahit 100 Mbps yung plan ko, pagdating ng 12 to 3 p.m. maglag siya palagi. At ito ang napansin ko, hinawakan ko yung modem, ang init talaga. Mainit talaga guys. Kaya naisipin ko maglagay ng cooling fan. For example guys, ito na po yung modem nyo. Ilagay lang ninyo sa ilalim ng inyong modem. Tapos isaksak lang ninyo sa gilid na may USB type. Pag may pasok na, ayugana na siya. Umikot na yung fan natin. Ayan na guys, itatry na natin. Ilagay na natin sa ilalim nating modem. Yung modem ko na PLDT. Kahit hindi PLDT guys, basta may modem kayo, gusto ninyo lagyan ng cooling fan, pwede. Kasi mayroon naman dyan sa gilid na may USB type. Doon na ninyo isaksak. 2 hours later. Ayaw na, na-try ko na. Nakita naman ninyo. Nandun sa ilalim ng bagong modem ko. Sa next upload ko guys, hahanap ako ng paraan. Old modem natin na PLDT fiber at saka blue fiber. Gawin natin siyang main router natin kasi i-clone natin. Kung anong setting sa bagong modem natin, same din sa old modem natin. I-clone natin para magamit natin yung old modem natin na fiber. Sana ma-successful yung pag-clone ko at saka i-share ko sa inyo. Meron talagang performance guys kapag nilagyan ko na cooling fan sa ilalim. Hawakan ko yung modem sa ibabaw, hindi talaga masyado mainit. Yan lang guys, hope na may natutunan kayo about sa cooling fan na grabe kainit. Sa next upload ko, bitin natin yung old modem natin as a main router. Ang technique lang yan guys, kunin lang natin yung MAC address. Yan, i-clone lang natin. Hintay lang kayo sa next video ko. May matutunan kayo about sa clone. I-clone natin yung bagong modem natin. Yan lang guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa isa.